Mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa kaharian ng langit, isang tahimik na umaga, ang nagbukas ng pintuan sa kabanata ng pagkilala ng unang anghel na mandirigma. Si Gabriel, may taglay na mabuting kalooban, ay bumukas sa mga pintuan ng kanyang pangarap na maging isang mandirigma. Sa harap niya ay ang matandang anghel na nagngangalang Uriel, ang dating mandirigma ng langit. Gabriel, anak, handa ka na bang itakda ang iyong landas? Sabay ngiti ni Uriel, hindi mapigilan ang kaba ni Gabriel, subalit puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Oo, Ama Uriel, nais kong magsilbing mandirigma at maging tanglaw sa buong langit. Ipinasa ni Uriel ang espada ng liwanag kay Gabriel na siyang sagisag ng pagiging isang mandirigma. Ang landas mo ay puno ng mga hamon, ngunit ang iyong puso ang magiging gabay. Ang iyong misyon ay protektahan ang kapayapaan sa langit at maging inspirasyon sa iba pang mga anghel. Sa pagtanggap ni Gabriel sa espada, nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang unang anghel na mandirigma sa kalangitan. Ang langit ay puno ng kanyang sigla, at ang pangarap ng isang mandirigma ay sumiklab sa kanyang puso. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nagiging lihim na alon ang dumarampi sa langit, at sa kanyang mga mata, nabubukas ang mga mundong hindi pa niya nararanasan. Ang pagkakaroon ng espada ay nagiging tanda ng kanyang responsibilidad, at ang buong langit ay nag-aabang sa kanyang tagumpay sa kanyang pagiging mandirigma. Sa unang hakbang ni Gabriel bilang mandirigma, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa langit. Tinutok niya ang kanyang espada ng liwanag sa mga ulap na may alabok ng panganib, handang sumabak sa anumang laban para sa kapayapaan. Habang naglalakbay si Gabriel, siya ay napadpad sa lugar na tinatawag na Valley of Seraphim, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga anghel na nagtatangkang maging mandirigma. Naroroon si Michael, isang matibay na mandirigma na nangunguna sa pagsasanay. Salamat at dumating ka, Gabriel, bati ni Michael. Handa ka bang dumaan sa mga pagsubok at maging tunay na mandirigma? Walang pag-aatubiling sumang-ayon si Gabriel. Inilahad ni Michael ang mga mapanganib na hamon na kailangang daanan mula sa mga makapangyarihang demonyo hanggang sa mga labirintong puno ng malupit na panganib. Sa gitna ng pagsasanay, naobserbahan ni Gabriel ang tapang at tiyaga ng iba pang mga anghel na nangangarap maging mandirigma. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento at layunin, ngunit iisa ang layunin ng ipagtanggol ang langit mula sa anumang banta. Sa paglipas ng mga araw, naging malinaw kay Gabriel na ang pagiging mandirigma ay hindi lamang tungkol sa tapang at lakas, kundi higit sa lahat ay ang pag-aalay ng sarili para sa kabutihan ng iba. Siya ay napagtanto na ang kanyang misyon ay naglalaman ng hindi lamang pisikal na laban, kundi pati na rin ang laban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Kasabay ng pagsasanay, naging malapit si Gabriel sa iba't ibang mandirigma, nagbuo ng mga bagong kaibigan at kasamahan sa laban. Sa bawat araw na naglalakbay siya sa Valley of Seraphim, mas lalo niyang naiintindihan ang kanyang sariling kakayahan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Handa na si Gabriel na harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanyang landas bilang unang anghel na mandirigma sa langit. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasanay sa Valley of Seraphim, dumating ang kapanahunan para kay Gabriel na subukan ang kanyang kakayahan sa totoong laban. Inatasan siya ni Michael na harapin ang isang malupit na demonyo na nagdadala ng panganib sa isang bahagi ng langit. Ang kanyang puso ay naglalakbay sa loob ng kaba, subalit mas matindi ang sigla na bumabalot sa kanya. Kasama ang ibang mga mandirigma,
Nagtungo sila sa lugar kung saan nagaganap ang pag-aaway. Sa simula ng laban, ramdam ni Gabriel ang init ng laban, ang tapang ng kanyang mga kasama, at ang pagiging buhay ng espada, nang liwanag sa kanyang mga kamay. Dumaan sila sa matinding laban, may mga sagupaan na halos sumalamin, sa kagitingan ng kanilang mga puso. Sa gitna ng pag-atake sa demonyo, natutunan ni Gabriel, na ang kanyang espada ay hindi lamang isang kasangkapan ng paglusog, kundi isang simbolo ng liwanag at pag-asa. Sa bawat pagkakataon na tinamaan niya ang demonyo, lumiliit ang kapangyarihan nito, at nagiging lihim na naglalaho ang dilim. Matapos ang matindi at makabuluhang laban, nagtagumpay ang grupo ng mandirigma, sa pagtatanggal ng panganib sa langit. Si Gabriel ay napagtanto na ang kanyang pagiging mandirigma, ay hindi lamang para sa sarili, niyang kaligayahan, kundi para sa kaligtasan at kapayapaan ng buong langit. Binati siya ni Michael sa kanilang tagumpay. Nakita ko ang iyong tapang at dedikasyon, Gabriel. Ikaw ay isang tunay na mandirigma ng langit. Sa kanyang tagumpay, mas lumakas ang loob ni Gabriel, na harapin ang mga pagsubok sa hinaharap. Nagtagumpay siya hindi lang sa pagliligtas ng langit, mula sa panganib, kundi sa pagpapakita na ang isang anghel, na may malasakit at tapang ay maaaring maging tanglaw, at inspirasyon sa iba. Higit pang mga hamon at paglalakbay ang naghihintay kay Gabriel. Ngunit sa kanyang puso, may tiwala siya na ang kanyang pagiging mandirigma, ay may layunin na mas malalim at mas mataas pa kaysa sa anumang inaasahan niya. Matagumpay na lumampas si Gabriel sa mga pagsubok ng Valley of Seraphim, at nagsimula ng mas mataas na antas ng kanyang pagiging mandirigma. Nagtungo siya sa Divine Citadel, ang pinakamataas na tahanan sa langit, kung saan naruroon ang mga pinuno ng mga anghel. Dinala siya ni Michael sa harap ng Supreme Seraph, ang pinakamataas na pinuno ng langit. Supreme Seraph, sambit ni Michael, ito si Gabriel, ang unang anghel na mandirigma, na handang ipagtanggol ang langit. Nakaupo sa isang trono ng liwanag, bumangon si Supreme Seraph at tiningnan si Gabriel. Gabriel, ikaw ang napili na maging mandirigma sa mga panahong ito. Ang iyong tapang at puso para sa kapayapaan ay nagdala sa iyo rito. Masigla ang kanyang puso at nagbigay si Supreme Seraph ng espesyal na misyon kay Gabriel ang bantayan ng pintuan ng Celestial Realm, ang pintong na naghihiwalay sa langit at iba pang mga dimensyon. Isang panganib na maaaring magdala ng kasamaan sa buong kalangitan. Mas mabigat ang pasanin ni Gabriel, subalit may kasiguruhan siyang ang kanyang pagiging mandirigma ay may malalim na layunin. Binalot siya ng mga bagong regalong kakailanganin niya sa kanyang misyon, kabilang ang isang malaking espada ng liwanag na naglalarawan ng kanyang responsibilidad. Ang kanyang pagiging mandirigma ay hindi lamang para sa pangarap na maging bayani, kundi upang maging tagapagtanggol ng buong langit laban sa mga panganib mula sa labas. Sa pagbukas ng pintuan, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang paglalakbay, may mga lihim na misteryo na naghihintay, na alamin at mga bagong kaibigan at kaaway na masusumpungan. Sa Divine Citadel, naiintindihan ni Gabriel na ang kanyang paglalakbay bilang mandirigma ay hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa buong kaharian. Ang kanyang pagiging unang anghel na mandirigma ay nagbukas ng bagong kapitulo sa langit at siya'y handang harapin ang lahat ng mga hamon na may kasamang pag-asa at liwanag ng kanyang puso. Nadatnan si Gabriel na naglalakbay patungo sa pintuan ng Celestial Realm, ang lugar na babukas patungo sa iba't ibang dimensyon. Kasama niya ang mga kaibigan mula sa Valley of Seraphim na nag-volunteer na maging bahagi ng kanyang misyon. Habang sila'y naglalakbay, napansin ni Gabriel ang pagiging masalimuot ng paligid. Ang liwanag ng langit ay unti-unting napapalitan ng kadiliman habang sila'y tumatabi sa masalimuot na landas. Ang paligid ay naging tahimik, at ang init ng pag-aalab ng mga espada ng liwanag
ang nagiging tanging awit sa kanilang paglalakbay. Dumating sila sa harap ng pintuan ng Celestial Realm, isang makapangyarihan at misteryosong pintuan, na magsisilbing hangganan sa pagitan ng langit at ibang dimensyon. Bago nila ito masilayan, biglang nagtaglay ng kakatwang enerhiya ang lugar. Mula sa liwanag na umaapaw mula sa pintuan ng Celestial Realm, isang anghel na may kakaibang liwanag ang lumitaw. Siya ay si Serafina, isang sinaunang anghel, na may taglay na karunungan at kaalaman sa mga sekreto ng langit. Gabriel, bati ni Serafina, ikaw ang napili na maging tagabantay ng pintuan. Ang iyong puso ay nagdala sa iyo dito, at ang iyong tapang ang magiging gabay sa iyong misyon. Sa ilalim ng patnubay ni Serafina, nagsanib puwersa sila upang magtayak ng mga pantasya at dimensyon na maaaring maging daan sa langit. Si Serafina ay nagbigay kay Gabriel ng mga alituntunin sa pagbabantay at paggamit ng kanyang espada ng liwanag sa mga masalimuot na laban. Ang pagkilala kay Serafina ay nagbigay kay Gabriel ng mas malalim na pangunawa sa kanyang papel bilang mandirigma. Siya ay isang gabay, guro, at kaibigan na magbibigay inspirasyon sa kanya sa kanyang paglalakbay. Nilabanan ni Gabriel ang mga pagsubok sa pintuan ng Celestial Realm. Kasama si Serafina at ang mga kaibigan mula sa Valley of Seraphim, kanilang nilusob ang mga di nakikilalang dimensyon, handang harapin ang anumang naghihintay sa kabila ng pintuan. Ang unang dimensyon na kanilang tinahak ay puno ng mahiwagang mga ilaw na sumasalamin sa iba't ibang damdamin. Naruroon ang mga anghel na nagdadala ng ligaya at kalungkutan, nagtataglay ng kanilang sariling kwento at misyon sa buhay. Si Gabriel ay nakatutok sa pag-unlad ng kanyang espada ng liwanag, naglalakbay sa kabila ng mga damdamin ng iba't ibang anghel. Sa pangalawang dimensyon, napadpad sila sa isang lugar ng katahimikan at kapayapaan. Subalit biglang nagiba ang atmosfera at sila'y hinaharap ng mga anghel na may masilayan at makalupit na anyo. Ang kanilang espada ay naglalabas ng liwanag na nag-aalab, nagiging depensa sa harap ng panganib. Ang pangatlong dimensyon ay puno ng mga enigma at puzzle. Dito, nagsanib ang kanilang talino at tapang upang malusutan ang mga hamon. Sa bawat hakbang, mas nabubuksan ang kaisipan ni Gabriel sa iba't ibang uri ng kaalaman at siya'y nagiging mas matatag at matalino sa kanyang paglalakbay. Sa huli, dumating sila sa paboritong dimensyon ni Serafina, isang puok ng kaalamang walang hanggan. Dito, siya'y nagbigay ng payo kay Gabriel, ang iyong espada ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng iyong sariling pag-unlad. Sa bawat dimensyon, may natutunan ka, at ang iyong puso ay nagiging mas malakas. Matapos ang matagumpay na paglalakbay sa iba't ibang dimensyon, nagtagumpay si Gabriel na mapanatili ang kapayapaan sa pintuan ng Celestial Realm. Ang kanyang pagiging mandirigma ay naging tanglaw sa buong langit, at ang mga kwento ng kanyang pagsusumikap ay nagdala ng inspirasyon sa iba't ibang anghel sa kaharian. Sa kanyang tagumpay, si Gabriel ay lumago hindi lamang bilang mandirigma, kundi bilang isang leader na handang itaguyod ang kapayapaan at katarungan. Sumiklab ang isang malupit na laban sa langit, isang pagsubok na magpapatunay sa kakayahan ni Gabriel bilang mandirigma. Ang malakas na puwersa ng kadiliman ay nagtangkang bumagsak sa pintuan ng Celestial Realm, nagdadala ng pangamba at alon ng takot sa kaharian. Kasama ni Gabriel si Serafina at ang mga tapat na kaibigan mula sa Valley of Seraphim, nagbukas sila ng kanilang mga espada ng liwanag upang harapin ang malakas na puwersang ito. Ang himig ng kanyang espada ay nagliyab sa harap ng dilim, isang sagisag ng tapang at liwanag. Nag-aalab ang lihim na lakas ni Gabriel, ang pag-ibig at pangarap, na nagbukas ng pintuan patungo sa mga dimensyon, nagiging gabay sa kanyang laban.
Nagsanib puwersa sila ng iba't ibang mga anghel upang itaboy ang kadiliman at itaguyod ang katarungan sa langit. Sa gitna ng laban, natuklasan ni Gabriel ang kanyang mga natatanging kakayahan ang kayang mangibabaw. Sa kabila ng matinding kalaban, ang kanyang mabilis na pag-unlad sa oras ng pangangailangan, at ang kakayahang magbigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Kasama si Serafina, nagtagumpay sila na itaboy ang kadiliman, at linisin ang pintuan ng Celestial Realm mula sa anumang panganib. Ang langit ay bumalik sa katahimikan, at ang tagumpay na ito ay nagdala ng bagong kahulugan sa pagiging mandirigma ni Gabriel. Matapos ang laban, kinilala si Gabriel bilang ang mandirigmang may liwanag, isang bayani na nagdala ng kapayapaan, at nagtagumpay laban sa malupit na panganib. Ang kanyang pangalan ay naging kilala sa buong kaharian ng langit, at siya ay kinilala bilang leader na may puso para sa kapwa at liwanag na patuloy na naglalabas mula sa kanyang espada. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng bagong yugto sa buhay ni Gabriel, isang yugto kung saan ang kanyang pangalan ay maglalakbay sa alaala ng mga anghel. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon at handang harapin ang anuman pang pagsubok na nag-aabang sa hinaharap. Ang buong kaharian ay napuno ng pag-asa at liwanag, at si Gabriel ay naging simbolo ng tapang at katarungan sa langit. Naglakbay si Gabriel sa malayo at hindi kilalang lugar ng kalangitan, kung saan ang mga misteryo at lihim ng langit ay nag-aabang na madiskubre. Kasama ni Serafina at ilang mga kaibigan, naglakbay sila sa lugar na tinatawag na Celestial Archives, isang makapangyarihang silong ng kaalaman na naglalaman ng mga itinatagong kwento ng mga anghel. Sa paglakbay, sila'y nilakbay ang mga marugdob na ilog ng kaalaman at tinalima ang mga metatiyog na bundok ng kasaysayan. Si Serafina ay naghatid ng mga aral ukol sa mga sinaunang alituntunin at patakaran ng langit. Ang mga kaibigan ni Gabriel ay nagbahagi ng kanilang mga sariling kwento at aral na nagiging inspirasyon sa kanyang landas bilang mandirigma. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Gabriel ang isang sinaunang teksto na naglalarawan ng kaharian ng lihim na mga anghel. Ang teksto ay nag-iiwan ng mga palaisipan at pabulong ng mga paalala, nagdadala ng malalim na kabataran at misyon para sa mga anghel tulad ni Gabriel. Sa tulong ng mga kaibigan at ang gabay ni Serafina, natutunan ni Gabriel na ang kanyang papel bilang mandirigma ay hindi lamang sa harap ng laban, kundi pati na rin sa pagpapahayag ng lihim, nakaalaman at pagsasanib ng lahat ng mga elemento ng langit. Habang sila'y naglalakbay, dumating sila sa isang lugar kung saan naruroon ang Stellar Observatory, isang malayang silong ng mga bituin, kung saan maari mong makita ang mga hinaharap at kwento ng mga anghel sa bawat bituin. Dito, natuklasan ni Gabriel ang mga magiging pagsubok at pagkakataon na naghihintay sa kanya. Magbukas ang isang mas malawak na pintuan para kay Gabriel. Ang kanyang paglalakbay ay patuloy at ang Celestial Archives ay nagsilbing bukas na aklat na naglalaman ng mga sagot sa mga katanungan ng mga anghel. Siya ay handang harapin ang lahat, bit-bit ang liwanag ng kanyang puso, at ang tapang ng isang tunay na mandirigma sa langit. Dumating ang panahon para kay Gabriel, na higit pang madiskubre ang sarili, at ang malawak na kaalaman ng langit. Binuksan niya ang mga pahina ng Celestial Archives, naglakbay sa malalayong bituin, at naghahanap ng mga lihim na nagtatago, sa ilalim ng pangalang, ang mandirigmang may liwanag. Sa bawat pahina na binubuksan ni Gabriel, nakatagpo siya ng mga nakapagtatakang kwento ng mga anghel na nagtagumpay at nagdala ng pag-asa sa kanilang mga puso. Mula sa mga epikong laban, sa malupit na panganib hanggang sa mga tahimik na tagumpay na nagbukas ng mga pintuan para sa iba, naging inspirasyon ng bawat kwento na natagpuan ni Gabriel. Sa tulong ni Serafina at mga kasamahan, natutunan niyang ang kanyang pagiging mandirigma
ay may malalim na kahulugan. Hindi lamang siya isang tagapagtanggol ng langit, kundi isang tagapamana ng liwanag, at inspirasyon para sa iba. Ang pagiging mandirigma ay isang tungkulin na may mas mataas na layunin ang maging tanglaw at halimbawa sa lahat ng mga anghel. Sa kanilang paglalakbay sa Stellar Observatory, nadiskubre ni Gabriel ang kanyang kakaibang koneksyon sa mga bituin. Ang mga bituin ay nagbigay sa kanya ng lihim na kaalaman, at sa bawat paglanghap ng malamig na hangin ng langit, naging bahagi siya ng buhay ng kalangitan. Si Gabriel ay nahanap ang kanyang sariling pag-asa at liwanag sa loob ng puso. Siya ay nagiging mas maligaya sa pagtanggap sa kanyang tadhana bilang mandirigma, handang harapin ang lahat ng mga pagsubok at magbigay inspirasyon sa buong kaharian ng langit. Ang kanyang kwento ay nagiging bahagi na ng malawak na Celestial Archives, isang aral ng pag-asa at pag-asa para sa lahat ng mga anghel na naghahanap ng kanilang sariling landas sa langit. Dumating ang masalimuot na bahagi ng paglalakbay ni Gabriel. Ipinahayag ng langit ang isang pangakalat na pag-atake mula sa labas na nagdala ng bagong uri ng kadiliman. Ang pintuan ng Celestial Realm ay naging sentro ng isang nagaganap na laban, at si Gabriel ay itinalaga na pamunuan ng mga anghel upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Kasama ni Serafina at mga tapat na kaibigan, nagtungo si Gabriel sa harap ng pintuan. Ang mga espada ng liwanag ay nagliliyab sa lihim na antas, nagbibigay ng pangako ng pag-asa kahit sa kabila ng takot at pangani. Nagkasalubong sila ng malakas na puwersa ng kadiliman na nagdadala ng paglalakbay sa kanilang mga puso. Ang laban ay napuno ng galak at kasamahan, ang bawat anghel ay nagbibigay ng kanyang tapang upang mapanatili ang liwanag. Si Gabriel, sa kanyang espada ng liwanag, ay nagiging simbolo ng pag-asa at tapang para sa lahat. Sa gitna ng laban, si Serafina ay nagsalita kay Gabriel, "Ikaw ay pinili upang maging mandirigmang may liwanag, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa buong kaharian. Ang iyong puso ay nagdadala ng lakas at inspirasyon sa ating lahat. Dahil sa pagkakaisa at pagiging buo ng kanyang grupo, natagumpay silang talunin ang kadiliman. Ang liwanag ng kanilang mga espada ay nagtagumpay sa paglalabas ng kadiliman mula sa pintuan ng Celestial Realm. Ngunit sa tagumpay na ito, naisip ni Gabriel ang responsibilidad ng pagiging mandirigma, ang pagtangkilik at pagpapahayag ng liwanag sa kabila ng anumang pangani. Si Gabriel ay pumapagitna na sa kampyon ng langit, isang mandirigma na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa kanyang puso. Ang kwento ng pagkilala niya bilang unang anghel na mandirigma ay nagiging bahagi na ng kasaysayan ng langit, isang aral ng tapang at pag-asa para sa lahat ng mga anghel na naghahanap ng kanilang sariling landas. Ang kanyang paglalakbay ay nagtutulak sa kaharian ng langit tungo sa mas malawak na kaganapan at pag-usbong. Ang paglalakbay ni Gabriel bilang mandirigmang may liwanag ay patuloy, ngunit may bagong hamon na naghihintay sa kanyang landas. Matapos ang tagumpay sa pagtatanggol ng pintuan ng Celestial Realm laban sa kadiliman, dumating ang isang hudyat mula sa Supreme Seraph ng langit. Si Supreme Seraph, taglay ang seryosong ekspresyon, ay lumapit kay Gabriel. "Gabriel, ang iyong mga tagumpay ay naging ilaw sa ating kaharian, ngunit may isa pang landas na iyong tatahakin. Ikaw ay itinadhana para sa isang mas mataas na layunin." Inilahad ni Supreme Seraph ang isang propesya na nagtutukoy sa isang makapangyarihang puwersa ng kadiliman na muling majaygising. Ito ay isang diwa na matagal nang nakatulog sa kamalian, at si Gabriel ay itinalaga na maging pangunahing tagapagtanggol laban dito. "Ang iyong liwanag ay nagiging tanglaw sa dilim, Gabriel," pahayag ni Supreme Seraph. "Ngunit ang iyong misyon ay hindi pa tapos. Dapat mong tuklasin ang mga kaharian sa labas ng ating langit at magsanib puwersa
sa iba't ibang anghel para harapin ang paparating na pagsubok. Sa harap ng kanyang mga pag-asa at pangarap, tinanggap ni Gabriel ang kanyang bagong misyon. Kasama si Serafina at mga kasamahan, naglakbay sila patungo sa mga kamalian at kaharian, sa labas ng kanilang dating kilala. Ang kanilang paglalakbay ay nagdala ng mga bagong kaalaman at kaibigan. Nakatagpo sila ng mga diwa at puwersang hindi nila inaasahan, at sa bawat hakbang, lumalago ang kanilang tapang at pag-asa. Ang langit, sa ilalim ng pagtutok ni Gabriel, ay nagiging mas bukas, at mas maraming mabubukas na pintuan. Si Gabriel ay nagiging halimbawa ng pagtutulungan at pagkakaisa para sa kabutihan. Ang kanyang misyon ay nagiging mas malalim at mas mataas pa, ngunit ang kanyang puso ay handa sa anumang pagsubok. Ang kwento ng unang anghel na mandirigma ay nagpapatuloy sa pagbuo ng pag-asa at liwanag sa buong kaharian ng langit. Nadatnan si Gabriel na nakikipagsanib-puwersa sa mga kaibigan mula sa iba't ibang kaharian ng langit. Ang kanilang misyon, harapin ang malupit na puwersa ng kadiliman na nagpaplanong bumagsak sa buong kaharian. Sa pangunguna ni Gabriel, naglakbay sila sa malayong sulok ng kalangitan, sa mga kaharian at dimensyon na may kakaibang enerhiya at panganib. Ang kanilang pagkakaisa at tapang ang nagsilbing lakas na nagtataboy sa kadiliman sa kanilang landas. Sa bawat kaharian na kanilang nilalampasan, natutunan ni Gabriel ang iba't ibang pamamaraan ng pakikipagtunggali sa dilim. Kasama ang kanyang mga kasamahan, naghanda sila para sa isang napakalupit na laban sa nagbabalik na diwa ng kadiliman. Sa harap ng kadiliman, isinagawa ni Gabriel ang kanyang espada ng liwanag at nagbigay ng gabay sa kanilang laban. Ang mga kaibigan niya ay nagtagumpay sa kanilang mga pagsubok, nagdala ng liwanag sa mga lugar na matagal nang nakatagong sa dilim. Sa gitna ng laban, nakilala ni Gabriel ang pinakamalakas na puwersa ng kadiliman, isang diwa na nagtago sa pinakamadilim na bahagi ng kalangitan. Sa isang makapangyarihang pagtatangkang wasakin ang lahat ng liwanag, isinagawa ni Gabriel ang kanyang espada ng liwanag sa pinakamahusay na paraan. Sa pagtatapos ng laban, si Gabriel at ang kanyang mga kaibigan ay nagtagumpay sa pagtatanggol sa langit laban sa pagtatangkang bumagsak sa kanila ng kadiliman. Ang kanilang pagkakaisa at tapang ay nagbukas ng bagong yugto ng kapayapaan sa kalangitan. Si Gabriel, bilang mandirigmang may liwanag, ay nagdala ng inspirasyon at liwanag sa lahat ng anghel. Ang kanyang puso para sa katarungan at pag-asa ay nagbigay ng pagkakakilanlan sa kanya bilang isang bayani sa kaharian ng langit. Ang pangalan ni Gabriel ay naging isang sagisag ng pagkakaisa, pag-asa, at liwanag sa kaharian. Ang paglalakbay niya bilang mandirigma ay nagbigay inspirasyon sa iba't ibang anghel na sumusunod sa kanyang yapat, nagdadala ng pagbabago at kaginhawaan sa langit. Ang kwento ng unang anghel na mandirigma ay naglahad ng isang paglalakbay na puno ng pagsubok at tagumpay, at ang kanyang alaala ay naging malaking bahagi ng kasaysayan ng kalangitan, nagbubukas ng bagong pananaw sa kabayanihan at pagsasakripisyo. Nadatnan si Gabriel na nagtatagumpay sa pagsubko ng malupit na puwersa ng kadiliman sa langit. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bagong hamon na naghihintay sa kanya, ang pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa sa buong kaharian. Kasama ang kanyang mga kasamahan, nagtataguyod si Gabriel ng mga proyektong naglalayong pagtibayin ang ugnayan sa lahat ng kaharian. Binubuksan niya ang mga pintuan ng kulturang anghel, nagdadala ng masusing pangunawa at paggalang sa bawat uri at gawain. Ang mga pagpupulong ng mga anghel mula sa iba't ibang kaharian ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na ugnayan. Si Gabriel, sa kanyang kababang loob at liderato, ay nagiging halimbawa ng pagkakaisa at pagrespeto sa kabila ng mga pagkakaiba.
Sa pangunguna ni Gabriel, itinatag niya ang Council of Celestial Unity, isang organisasyon na naglalayong mapanatili ang harmonya at pagkakaisa sa langit. Ang konseho ay binubuo ng mga kinikilalang lider mula sa iba't ibang kaharian, nagtataglay ng iba't ibang lakas at kakayahan. Naging mapayapa ang panahon ng kanyang pamumuno at sa kanyang mga hakbang, ang kaharian ng langit ay naging isang modelo ng katarungan, kapayapaan, at pag-ibig. Ang pangalan ni Gabriel ay naging sagisag ng pagkakaisa at pag-asa, at siya ay kinikilala bilang tagapagtatag ng bagong yugto sa langit. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, nagbigay si Gabriel ng inspirasyon sa iba't ibang anghel na nais ding maging instrumento ng kapayapaan. Ang kanyang lihim na sandata ang tapang, pag-asa, at pag-ibig ay nagdala ng pagbabago at kaharian sa langit, at naging ilaw sa landas ng mga susunod na henerasyon ng mga anghel. Ang kwento ng pagkilala ni Gabriel bilang unang anghel na mandirigma at ang kanyang pagsusumikap para sa kapayapaan ay nagwakas na may masalimuot na ngunit makabuluhang pagsasama. Ang kanyang alaala ay nagbigay daan sa isang langit na puno ng pagkakaisa, pag-asa, at pag-ibig, isang testamentong bumuo ng mas makatarungan at mas mabuting kaharian sa kalangitan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Arkanghel Gabriel, ang unang mandirigma sa langit. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.